Annyeonghaseyo mga katisyu! Ang yung lingkod, Ryan E. TV. Ngayon, magluluto tayo ng simpleng pagluluto ng sarsyadong isdang galunggong at adobong isdang galunggong. Kaya, mga katisyu, samahan niyo ako! Mga katisyu, ang ating ingredients para sa ating sarsyadong isdang galunggong at adobong isdang galunggong ay ang mga sumusunod. Bawang, sibuyas, kamatis, sili. Ito ang sikreto natin sa ating adobong isda, lemon, luya, pamienta, salt o asin, mantika, suka, toyo, at asukal. Tara, simulan natin. Una sa lahat, mga katisyu, kailangan natin ng janggap na plastic. Ayan. Ayan. Kasi, may akin, may sugat ako eh. Ha? Para hindi mapasukan ng basa o ng lansa. Siyempre, unahin natin ang mga isda at tanggalan ng hasang. Okay. Oh, buksan ang bibo. Ito na. Ah, tanggalin. Ay! Ano ba yan? Natalsikan ako! Buenas naman, mga katisyo! Ika nga, mga katisyo, the show must go on! Kahit natansigan tayo ng hasang, tuloy ang pagbablog ni Ryan E., mga katisyo. Tuloy natin ganito itong mga hasang. Ang pagtatanggal ng hasang, dahan-dahan lang. Kaso sobrang lambot na itong galunggong na ito. Kaya inuunti-unti ko para hindi madurog siya. Katulad yan. Natantahan dahan-dahan ang pagtanggal ng hasang. Baka madurog siya eh. Kasi pipretoyin pa natin ito mga katisyo. Gusto natin grito. Uy. Lagyan natin sa warm. Kasi malamig. Ah. Ay! Ito lang, sa part na to ang pinakamatagal-tagal ng konti, mga katisyo. Kasi magtatanggal ka ng hasang. Napakaraming hasang. E ilan tong isda na itong nakuha ko? Isa, dalawa, tatlo, anin na. Walo. Isda. Natatanggalan ko ng hasang, mga katisyo. Tuloy-tuloy lang. Ika nga. Inulit ko kanina. The show must go on. Nako. Itanggal ng hasang. No? Dito part na to tatanggalin hasang dito. Yan. Tala, chala. Chala, ibig sabihin chala, hatiin. Konti kaalaman tayo sa vocabulary ng Korean, Hanguk man. Chala, hatiin. Okay.
kinasang. Isa na lang! While Patchy pulls himself together, let's see how SpongeBob's party is shaping. Ay, ako! Gas! Nasa preset ako kagabi. Binaba ako lang kanina umaga. Okay. Hugas, hugas! Hugasan ang mga isda, 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 isda. Okay. Pagkatapos nating linisan o tanggalan ng hasang ang isda, lalagyan natin ng asin. Kunting asin lang mga katisyo. Baka mapaalat. Balik rin. Balik rin ah. Really? Till daddy's head explodes. Tama na yan. Yun, ang frying pan. Hinugasan ko muna para matanggal ng tubig. Pag natanggal ng tubig yan, lagyan natin mantika. Ang mantika sa Korea. Wala na. Wala na ang bahid ng alinlangan. Lalagyan natin ang mantika. Hop. Hintayin natin siyang uminit. Ayan, mga katisyo. Tingnan natin. Kumbaga, sa malalim na Tagalog, pag nag-aalim po yun na. Nag-aalim po yun na yung init nitong kawali. Paano masabi? Pwede natin ito lagay. Hop. Uy! Siptayin natin muna lahat. Nakakatisyo. Apat-apat muna. Para yan sa tarsyado. Ito para sa adobo. Habang iniintay natin itong malutong pritong isda na ito, magsasalang na ako ng panibagong frying pan para masimulan ko na ang aking sarsyado, mga katisyo. At tanggal ko muna yung tubig-tubig niya. Tanggal ang tubig niya, nalagyan natin konting mantika lang. Konti lang mantika dito, mga katisyo. Ayan, mga katisyo. Sinalinan ko na ng konting mantika habang hinihintay natin magpritong isda. At tapos nun, nalagyan natin muna ng sibuyas. Una nalagay sibuyas para hindi masunog ang bawang. Sibuyas muna ang unang nalagay dito sa pagprito ng hindi masyado mainit mga tisyo. Nilagay ko na agad. Nagmamadali, nagmamadali. YOLO! So marami sibuyas eh. Yan. Oo nga pala mga katisyo. Before I forgot. Meron pa na ingredients para sa sarsyado. Itong dalawang itlog. Uy. Dalawang itlog lang po mga katisyo. Sapat na yun. Babatiin natin yan. Masama itong balat. Ano ba yan? Clumsy naman ang paggagawa nitong pagkakaluto nito. Ayan mga katisyo. Kababaliktad ko lang ng isda. Ito naman. Ating sibuyas. Talagyan natin ng bawang.
Ito ang sikreto ko, mga katisyo. Pagkatapos ng bawang na yan, lalagyan natin ng luya. Ayan. Medyo sunog-sunog na ng konti ang luya. Ang luya tuloy. Ang bawang, lalagyan natin ng luya. Ito ang sikreto dito sa aking ingredients na to. Ang iba kasi hindi nilalagyan yung sarsyado o adobo. Isda nila ng luya. Ako nilalagyan ko ng ganyan. Okay na itong prito na to. Tapos, mga katisyo, lalagyan na itong kamatis. Sa kamatis. Ano ba yan? Naglalagpakan ng mga katisyo. Sa kamatis. Ganyan. Dapat durug na durug siya. Ganda kasi pag durug na durug ang kamatis. Kaya dinidiin mo ganyan. Hintay tayo ng konting sandali. Ayan mga katisyo, durug na ang ating kamatis. Susunod niyan, lalagyan natin ng tubig. Dalawat kalahati lang para hindi maparami sa bawang. Yan. Tapos niyan, ano ba yan? Naglalagpakan lagi. Tapos nilalagyan natin ito, paminta. Saka sili. Huwag nyo muna lalagyan ng asin o betchin o madisarap kung ano pa man ng pampaalat, huwag nyo muna lalagyan. Kasi itong isda, nilagyan natin ng asin. Baka mapasyado mapaalat, mga katisyo. Kabayan natin kumulo muna ito, mga katisyo. Ayan, babati natin itlog. Itong itlog na binati ko, hindi ko rin lalagyan ng asin, mga katisyo. Mamaya natin dip lang ito pag sama-sama na doon sa shadow. Hindi lalagyan ng asin itong itlog na binati ko. Habang hinihintay natin kumulo itong pang sa shadow natin, hahanguin muna natin yung pritong isda na ginawa natin. Para malagyan ng panibagong isda para sa ating adobo. Ano ka nasisira, ulo? Okay. Yummy! Okay. Ang second batch ng ating pipretuhin, tambugin natin. Para sa ating adobong isda. Sa kabilang kalan, malapit ito siyang kumulo. Pag ito kumulo na, ilalagay natin yung binating itlog. Ayan mga katisyo, kumukulo na. Ilalagay natin itong itlog na binati. Halo-halo lang. Yan, nagmumukha ng sarsyado, mga katisyo. Kita nyo? Tapos nyan, saka natin itatambog ang isdang pinirito. One by one. Uno.
dos, tres, cuatro. Yan mga katisyo, kumukulo-kulo na siya. Ating titikman, dito tayo kukuha ng panlasa natin mga katisyo. Saka natin lalagyan ng asin o betchin o ng magic sarap. Ayan mga katisyo, ating lalasapin, titikman o ating recipe na sarsyadong stock. Segment on our show called Explain That Graham, where we do a deep dive on our... Matabang siya, lalagyan natin ng konting asin. Ayan na mga katisyo ang finished product ng sarsyadong isdang galunggong. Easy to cook mga katisyo. Next mga katisyo, ang ating adobong isdang galunggong. Again, magigisa tayo. Lagyan ng konting mantika ang frying pan. Ayan na, nag-aalimpuyo na po. Paano nasabi? Ito na, sunod-sunod na po ang ating ingredients, mga katisyo. Una, lagyan ng sibuyas. Sunod, bawang. At luya. Okay, mga katisyo, lalagyan natin ng toyo. Konting suka. Yan, para sa ating adobo. At lalagyan ng tubig. Okay. Pagkatapos lagyan ng tubig, lalagyan mo itong mga sili at paminta. Mamaya natin lalagyan ng asukal mga katisyo. Hintay natin kumulo. Ayan mga katisyo, kumukulo na siya. Kukunin natin itong mga isda na to. Ay, midikit. Lagyan natin dyan. Ako, hindi kita na. Init. Yan, hinahan natin apoy. Pagkatapos yan, ito ang secret ingredients mga katisyo. Pipigaan mo siya ng lemon. Ganyan kasimple mga katisyo pagluto ng adobong isdang sarsyado. Oh, pagkatapos niyan, lalagyan ng konti asukal, asin, panlasa mo manamis-namis. Bisa nilalagyan pa namin ng oyster sauce to mga katisyo. Ayan mga katisyo, lalagyan natin ng asin. Kasi medyo matabang siya. Konti na nilalagyan ng toyo, konting suka, maraming tubig. Tapos lalagyan natin ng asukal para manamis-namis. Katisyo, lalagyan natin ng asukal at ating adobong isda. Asukal. Konti lang yun. Luto na mga katisyo. Ready to eat na. Nakita nyo mga katisyo, ang easy way to cook sarsyadong isdang galunggong at adobong isdang galunggong. Shoutout nga pala sa mga katisyo ko dito sa South Korea. Mga vlogger din po sila, namely Beans Vlog, Don ang Alvin Angres, you're my brand, kay Bernie Cortas, VNF, Bernie and Friends, kay Ryan Reynoso, to kayo, give it up, kay Opayong. Okay, salamat po sa inyong pagtitiwala. Sa akin, 1,000 plus subscriber. Get more!
Sige na, subscribe na. Ano pang hinihintayin nyo? Sige, hintayin ko. 1 hour later. Okay na. Nasubscribe na. Maraming salamat po na sa pagkakalala. Yung Katisyo, Riot ETV. Hanggang sa muli po.